Magandang buhay po sa lahat at welcome po muli dito sa aking channel. Sa video na ito, ipapakita ko po sa inyo kung paano kami magpadamo o magpagamas ng aming bangkag dito po sa aming taniman ng luya. Yung huling video ko tungkol dito sa pagpapadamo o pagpapagamas ng ating luya farming, ang ginamit ko po ay nagpa-spray ako kasi maliliit pa lang po yung ating mga luya. Ngayon po ay tag-ulan, tumubo po ang mga damo. Kaya eto, medyo masukal na yung ating luya. So, try po natin gamasan po unti-unti upang hindi po makaabala sa paglaki ng ating mga luya. Pero dito po sa may mga lilim ng saging, yan, ibang part po, medyo maganda po yung tubo nila. Yan, konti-unti pong ginagamasan. Yan, so di na po ako pwedeng mag-spray po ng herbicide kasi baka po, syempre, madamay po yung luya natin. Kaya ang the best po na lang po na gawin dito ay gamasan. Medyo mapapamahal lang po sa pagpapagamas kung tao po yung i-hire natin. Yun po kasing in-experiment ko po na herbicide na pinang-spray ko po dun sa luya ay naka-apekto po. Kaya hindi ko na po ito gagamitin dito po sa lahat ng luya. So nag-spray lang po ako ng konti para i-test pero may konting epekto po sa ating luya. Kaya nag-hire na po ako ng mga tao na magagamas o magdadamo po ng ating luyaan. Tatlo po ang kinuha kong mga magagamas at puro mga babae po kasi medyo mas mabilis po na maggamas ang mga babae kumpara po sa mga lalaki. Bali, mabilis po yung nakuha natin na magdadamo o magagamas kasi kaya po nila nagamasan yung 200 square meter sa kalahating araw. Yun nga lang, hindi po maiwasan na may pailan-ilan po na tubo ng luya natin na nadadamay po sa kanilang pagdadamo o paggagamas. Yun pong damo na ginamas, gusto ko pong ipaiwan sa bawat puno po ng luya para hindi po maapektuhan yung ating luya. Baka po kasi mabigla kapag matindi po yung sikat ng araw. Napansin ko po kasi yung iba ay medyo na-stress kasi nabibigla po silang naarawan. Kaya lang, kapag gabi po kasi ay naulan dito sa amin, kapag po naulan, yung mga damo po kasing naiiwan ay tumutubo po ulit. Kaya po, pina-itsak ko na lang po sa gilid para sure pong hindi na po tutubo yung mga damo. Bali, ang isang araw po ng bawat isa sa kanila sa pagdadamo ay 350 lang po dito sa amin. Sagot po naming nagpapatrabaho ang pagkain po sa tanghalian at merienda po sa umaga at merienda po sa hapon. Sa bilis po at sinop ng kanilang trabaho ay hindi ka po talaga manghihinayang dun sa iyong gagastusin. Bali, ngayong unang araw po ng pagpapadamo natin, sa tatlong tao po na inupahan natin ay gumastos po ako ng 1,500. Yun na po yung merinda, tanghalian, tapos yung araw po ng tatlo. So, ito po yung unang araw natin na pagpapadamo. So may part na pong malinis sa ating luyaan. Kinabukasan po, pagbalik namin para ituloy po na magdamo o maggamas ay medyo minalas po kami kasi
8 o'clock pa lang po or 8:30 pa lang po ng umaga ay biglang umulan na. Di ko po inaasahan na ang mga kinuha ko palang mga magdadamo, magtatrabaho ay rain or shine pala. So may dala-dala po silang mga kapote. Kaya nung umulan, nagkapote lang po sila, diretso po yung magtatrabaho. Hindi ko lang po nakuhanan ng video kasi maulan po. Kaya lang, nung bandang pananghalian na po ay biglang umaraw. Kaya okay lang, so diretso pa rin po yung aming trabaho. Bali, 2 days lang po ako nagpatrabaho. So yung natitira na po na hindi po nila nagawa o nagamas ay ako na po ang magtutuloy every Saturday. So every free time ko po, dadalawin ko lang po ito para gamasan. Bale, ito po kasi yung aking stress reliever. So kung na-stress po ako sa trabaho, sa school, ay dito lang po ako nagpupunta. So nare-relax po tayo. Masarap po kasi sa pakiramdam na magtanim-tanim, lalo po kung ang tinatanim po natin ay malulusog. Isa pa, kung tayo po ay sinuwerte sa pagtatanim ay didagdag kita pa po ito. Sa ngayon po dito sa amin, sa mga nagtitinda po ng luya, ang presyo lang po dito ay naglalaro mula 35 pesos po hanggang 45 pesos kada kilo. Maraming salamat po kaibigan sa iyong panonood.